pala kung ito. Ay, nahilo siya. Ang cute. Tigil na ako sa kape. Ma-hyper ako yun. Chaco. Earl Grey tea. Pag kape kasi yun. May nervyoso ko. Yung favorite ko. Available sa Alpha. Piaya. Ube flavor. May oras na matigas to eh. Still, favorite ko. Oh, hello guys. Going Giddy here. Medyo natagalan ako doon sa isa kong vlog. Yung ride namin ni Leon going doon sa Hanging Bridge. Yung gamit ko kasi noong time na yun is yung camera Insta360 R2 BX. Maganda nga siyang pang shoot. But sa editing siya, medyo bangungot. Kasi, kailangan mong i-reframe eh. So, doon ako nagtatagal sa reframing. Naiyong idea pa kung paano mo ipagtatagpiin yung mga footages mo or mga clips. Unlike nitong gamit ko ngayon, itong Osmo Action eh. Lang na shoot tapos sa edit eh. Dikit ka lang ng dikit. Yun eh, medyo kailangan mo pang itutok kung saan mo gusto i-focus yung footage. Kaya medyo nagtatagal ako doon eh. So, segue muna tayo. Ito muna ang video na ito. Nakuha mo dyan. Nangungulit na naman pusa. Uy. Okay guys, I need your help pala. Sa comment, kasi iniisipan ko na kung ano ipapangalan sa mga pusang ito eh. Sino namang makukulit? Ay, number one. Ay, number two. Pag-iwari na, si Bigote. Bali yung nanay nila pangalan Bigote kasi meron siyang bigote. Ba't itong mga malilit na yung anak niya? Hindi ko lang kung ano ipapangalan ko. So, bigyan niyo ang idea. Paki-comment na lang sa comment section kung ano magandang pangalan. Huwag lang ano ah. Huwag yung bastos ah. Okay? And also, please like and subscribe sa channel. Button dun. Pwede nyo ipindot. Libre lang yon. Okay? Sa video din ito, I'm gonna test this. Bulanzi GP16 or yung imitation ni Snap Mount. Ale, nabili ko siya sa Shopee. SNC. Nabili ko siya sa Shopee for around 800. Magnetic mount siya eh. Balik, kinopi niyo yung ano, Snap Mount. Problema kasi doon sa Snap Mount, napamahal. If I'm not mistaken, around 4,500. But ito, nasa less, parang ko, less pang 800 to yun. Bali, ito nasa loob ng damit mo. Ito yung nasa labas. As you can see. So, mamaya gagamitin natin siya sa ride. Kung kumusta ang footage. Kaysa mag-suit ako nung yung chest mount ng GoPro. Tingnan natin kung mas okay ito. You see? Medyo nalulukot lang yan ng konting damit. So, nilain mo lang ng konti. Yan. Ito muna ikakabit yung action cam. Oh, ayaw. Why do I find this tong snap mount ng Ulanzi na special? Kasi ano eh, magnetic siya. So pwede nating idikit sa metallic surface gaya ng body ng sasakyan. Meron siyang rubber padding sa likod para hindi magasgas yung paintwork. And pwede rin siyang platform or kung wala kang tripod, pwede mong ilapag to sa ano, sa floor. Or ito yung pinaka best na nakita ko pwede. Pwede siyang fake mount. So, ang dami niyang fair force. Papaguhin lang ako dito sa chest mount na ito, itong lanyard. Medyo masakit sa leg eh. Siguro, ipili ako nung medyo mas makapal-kapal. Yung flat,
kaysa yung ganitong round, medyo nakakagasgas sa leg ko eh. So good, as you can see. Hindi naman siya masyadong. Okay, so if you're biking at gusto nyo ng sounds, kasi minsan hindi mo naman maiwasan na hindi mo kailang hindi gagamit nito eh, lalo na pag solo ride ka lang, wala kang kausap, so kailangan mo ng libangan. Marami kasi yung mga bikers ako nakikita, ang gamit nila eh yung earphones, earbuds. Eh, ang problema kasi sa earbuds, hindi mo pakinig yung surroundings mo, yung nangyayari sa paligid mo, or hindi mo alam na may truck na pala sa likod mo. So medyo delikado talaga. Ang corny naman kung gagamitin mo yung mga malalaking speaker, parang kulang ka sa pansin. So, itong gamit ko, Open Trio, na-order ko sa Lazada. Bale, bone conduction siya. Okay siya so far, wala akong naging problem. Okay din ang battery life. Tapos, pag susuot ko to, pakinig ko yung mga sasakin sa paligid. So far, so good. Mura lang. Safe ka pa. So, yeah. Kailangan ng gloves. Para pag in case of nadapa o nagsungaba ka, hindi mabebe ko ng iyong kamay. Helmet is a must. So, before I ride, mahalaga, marami ka na nainom na tubig. Para during the course of the ride, hindi ka agad mauhaw. At the same time, iba kasi yung feeling nung hydrated yung katawan mo. Hindi masyadong nagkakaroon ng, hindi ko feel masyado yung lactic acid. So, before riding, uminom na kayo ng tubig. Okay. Tara. Akay muna. Kasi, location ko as you can see, pakit agad. Hindi pa nagsisimula pahirapan na. Bali kasi itong place kong ito is medyo nasa sea level. Yung problema sa Batangas City kasi is ulubundukin. Within 1 kilometer radius puro ahon na agad. So, hindi masarap gumala dito unlike sa Manila. Mostly flat. Ito mostly ako. Nalimutan ko mag-warm up. So, mag-stretching lang ng mga quads. Wait natin tong GPS. And away we go! Woo! If you're gonna ask me kung ano pinapakinggan ko dito sa Spotify while biking, medyo corny yung mga pakinggan, ba't pinapakinggan ko yung mga initial D. Eurobeats na disco because nakakagising. Not to mention yung beat niya para magbibigay ng tempo sa akin. Buti itong kasadang ito pag gabi nailawan na liwanag dito. Before itong kasadang ito kinakatakutan na sobrang dilim, makipot. But as you can see, under Duterte regime, isa po sa mga project ng kanyang build. So I'm hoping na sa susunod na tatakbong pangulo ituloy naman yung mga proyektong currently in progress pa. So ngayon, dati nag-turn left ako, ngayon I'll turn right. So ahon yan. Natin kung kakayanin ko. Okay. Ang ganit. Yan, daan tayo. Hanggaan ako ng konti. Sa mga ibang biker, madali na lang to eh. Ba't ako kasi halos back to zero. Almost how many years din akong tumigil sa pagbabike. Dahil
Naengganyo mag-motor. Okay. Magramdam mo maganit yung pedal mo. Shift gear. Kaya ka may gear. So, obserba mo yung pajak mo. Pag yung feeling mo nanggigigil ka, mabigat na, mabigat yung gearing mo. So, dapat, natawag nilang sa batang ganyan, ay-ayin lang. Fellow bikers, okay, konti na lang. Abot na natin ang summit ng climb na to. Ang dami nakatirik ah. Gaya niyan, bibis ang patakbo. So, nakaka-tense. Hindi ka makakonsentrate ng pedal o ganyan. Ayoko dito sa madaling araw pang nababike sa area na to. Dami malalaking truck ang dumadaan. Wala pa kasi truck ban eh. Flat na ulit. Mamaya nasusunod yung ahon. I'm no expert by the way ha. Pag-isipin nyo yung expert ako. No. Ano lang ako. Casual rider lang na dinidiscover yung capability ng sariling katawan. Kasi itong kagandahan sa biking eh. You're on your own pace. So syempre kailangan pakiramdam mo din sarili mo kung kaya mo. Medyo nagsisisi ako. Ba't ako kumain ng piano nung ano pala piyaya? Nalimutan ko. Normally, before ride I don't eat eh. Minum lang ako ng milk tea. Ayun ang feeling ko. Ang bigat. Isang piyaya lang yun. Ah, ba't wala sa isip ko? Hindi ako makasagad. Hintayin munang ma-digest yung piyaya bago maging ideal yung takbo ko. Huwag lang ako matatay. Yan ang pinakamahirap sa ride, yung natatay ka. But so far, nakapagbawas na ako. Usually sa morning, mga 3 times ako nagbabawas eh. Para sigurado. Ngayon ko na nalaman kung ano nalimutan ko. Nalimutan ko magsuot ng cycling shorts. Suot ko lang boxers ngayon. Kaya pala. Happy sa puwet. Kinalimutan. Kaya pala ibang pakiramdam. Kasi pag naka-cycling shorts eh, yung hapit na hap, yung nakayakap talaga sa binti mo. Ay. Ah, may headwind. Ah. Ginaw. Ali batag, balagtas na. Balagtas na tayo. Tumobli ang hirap pa may headwind. Kasi masalubong sa akin yung hangin. May bigat. Thank you.
Masakit pala sa ipin ito pag gagawing bite mount. Hindi ako makatagal ng ilang minuto. Gawin natin mas malambot yung ano, yung part na kinakagatan. Yung mga options naman tayo na pwedeng gamitin eh. Yung mga sugro or yung ano, I forgot yung material na yun eh. Iko-comment ko na lang dyan kung ano yung material na yun pag naalala ko. Hindi naman Oyasumi. Oyasumi ramen house yun eh. Hindi mo tangkot, nakakainis. Bibilis na ng truck dito, nakakainis. But ang kagandaan na sa kalsadang ito, as you can see, halos hindi ako pumipedal kasi pababa naman to. Bale, reverse kasi ngayon eh. Ngayon, puro lusong, ba't ang lalaking truck? Mainis. Wala pa kasi truck ban eh. Kaya nilulubos ko sa mga truck yung ano, oras. But mas nakakatakot pala. Ah, rambot si itlog ko. Bale, inorasan ko din kung ilang minuto puntang terminal pag Baya Langilan naman before si Baya Bulbok eh. Arabos trip. Check natin. Okay. Altitude 113 meters. Iba nga naman. Clock 5:41 na. 25 minutes. Ba? Distance 5 kilometers. Partida hindi pa ako rat-rat noon. So, masayos pa lang Alangilan kaysa dun sa Bulbok route. Okay. Nice spot. Okay, so let's get into the main topic for today. Bakit nawala yung dislike button ng YouTube? Hindi naman kawalan eh na may dislike ka. Isa nga, asset pa nga yun eh. Sabi nga ang tatay ko eh, good or bad publicity is still publicity. For example, yung video ni Rebecca Black na Friday, yung most disliked song yun. But kung titingnan nyo yung numbers of view o maraming tumingin, eh limpak-limpak. So naging asset din kung tutusin sa kanya. Tiyo mo, nakilala din siya. Sa viewer naman, in a viewer's perspective, mahalaga din sa amin yung metric ng dislikes. Kasi alam namin kung basura ba yung papanoodin namin o hindi. Balik nyo na yung dislike button. Bagal ni Koya. Kung makita ko may dislike, at least alam ko na hindi pabor sa general public yung pinost niya. Kasi we would know na it would be bad for us kung susundin namin yung pinagsasabi niya. Balik nyo na yung dislike button. Eh kung wala yung metric nung dislike, at puro positive lang nakikita namin, so ibig sabihin sinayang ko lang yung buong oras ko kakapanood ng video. Wala namang katuturan. Tapos masama pa pala yung naituro sa akin. Real talk lang, real talk. Okay, mahalaga yung dislike, ibalik nyo. Normal lang naman na may pumuna sa'yo. Minsan yung criticism eh, it's a leverage for you also to improve your product. Balik nyo na yung dislike button. Diba? To improve your services, to improve yourself. So yun lang masasabi. Balik nyo na yung dislike button. Oh shit, amok. Sorry, pinagat ako ng lintik na lamok. So thank you for tuning in. So before you close this video, like and subscribe to my channel. Again, this is Going Easy. See you on the next video. Ciao! Bye.
shot pala. Itong Ulanzi chest mount or snap mount, Osmo action ang gamit mo. Hindi siya sukat dun sa ano, original cage ni Osmo. Bale, yung cage na gamit ko, PGY Tech. Yung cage ni PGY Tech ang nag-swap. Original cage ni Osmo Action. Ano? May hinge. Yung hinge, tumatama doon sa may finger mount, may snap mount. So, kung plano nyo gamitin sa Osmo Action, hindi ko i-re-recommend. Mas ideal tong snap mount na ito sa GoPro. Kasi sa GoPro, wala naman siyang cage, lalo yung mga newer model, I mean, from Hero 8 to 10. Wala silang cage. So, swak na swak ito doon. Punta tayo Manila. Kasi naraan yung trail namin dito. Private property daw eh. Sad. Sad ako. Sana magkaroon ng bike lane itong kalsadang to. Bakit naman? Lapit na election. Oras na magpapogi. Bikini men!